Alam mo ba noong November 26, 1977 ay nagkaroon ng mensahe ang mga alien sa sangkatauhan? Pero bago ang lahat base sa aking YouTube analytics, karamihan sa nanonood ng aking video ay hindi pa nakasubscribe. Kaya kung maaari lang kaibigan ay pindutin mo na ang subscribe button. Tara at dumako na tayo sa main topic natin. Noong November 26, 1977, habang balita sa telebisyon ang tungkol sa sagupaan ng mga security forces at Zimbabwe African National Liberation Army, ang signal ng palabas sa telebisyon ay biglang nagulo at ang audio ng Southern Television broadcast sa England ay napalitan ng isang misteryosong boses na nagbigay ng mensahe sa loob ng halos 6 na minuto. Maririnig mo ngayon ang orihinal na tunog ng misteryosong boses na ito at ang malalim na mensahe nito para sa sangkatauhan. This is the voice of Emma, representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you. For many years you have seen us as knights in the skies. We speak to you now to service them as we have done to your brothers and sisters all over this, your planet Earth. Ang misteryosong boses na ito ay mula sa representative ng Ashtar Galactic Command na nagngangalang Brilion. Ang buong mensahe ni Brilion ay nasa wikang English at isasalin ko ito sa wikang Tagalog upang mas lalong maintindihan ng karamihan sa atin. Ito ang boses ni Brilion, isang representative ng Ashtar Galactic Command na nakikipag-usap sa inyo sa loob ng maraming taon. Ay nakikita niyo kami bilang mga ilaw o liwanag sa kalangitan. Nakikipag-usap kami sa inyo ngayon sa kapayapaan at karunungan tulad ng ginawa namin sa inyong mga kapatid at sa inyong planetang Earth. Narito kami upang balaan kayo patungkol sa kapalaran ng inyong lahi at mundo upang maipaabot niyo sa inyong kapwa ang landas na dapat nilang tahakin upang maiwasan ang sakuna na nagbabanta ng panganib sa inyong mundo at mga nilalang sa aming mundo. Oo na nakapalibot sa inyo ang lahat ng ito ay upang makasama kayo sa The Great Awakening habang ang inyong planeta ay dadaan sa The New Age of Aquarius. Ang The New Age ay maaaring maging panahon ng kapayapaan at evolusyon para sa inyong lahi, ngunit mangyayari lamang ito kung ang inyong mga tagapamahala ay magkakaroon ng kamalayan patungkol sa mga masasamang puwersa na maaaring makaapekto sa kanilang mga desisyon. Manahimik ka ngayon at makinig ng mabuti dahil maaaring hindi na maulit pa ang iyong pagkakataon. Ang lahat ng inyong mga sandata ay dapat alisin. Ang panahon para sa tunggalian ay lagpas na at ang lahi kung saan ka nabibilang ay maaaring magpatuloy sa mas mataas na yugto ng ebolusyon kung maipapakita niyo na karapat dapat kayong gawin ito. Mayroon lamang kayo ng maikling panahon upang matutunan na mamuhay ng sama-sama sa kapayapaan at mabuting hangarin ang maliliit na grupo sa iba't ibang parte ng iyong planeta ay natututunan na ito at umiiral upang maipasa ang liwanag na paparating na New Age sa inyong lahat. Malaya kang tanggapin at tanggihan ang kanilang mga turo, subalit ang mga natutong mamuhay sa kapayapaan ay dadaan sa mas mataas na mundo ng espiritual na evolusyon. Pakinggan ngayon ang boses ni Brilion, isang representative ng Ashtar Galactic Command, nakikipag-usap sa iyo. Dapat mo ring malaman na maraming mga huwad na propeta at gabay na gumagalaw sa inyong mundo. Hihigupin nila ang iyong enerhiya mula sa iyo, ang enerhiyang tinatawag na pera, at gagamitin ito sa masasamang gawain, at bibigyan kayo ng mga walang kwentang bagay bilang kapalit ang banal na bahagi ng iyong sarili ang magpoprotekta sa iyo. Dito dapat mong matutunan na maging sensitibo sa boses sa loob mo na magsasabi sa iyo kung ano ang katotohanan at ano ang kasinungalingan. Pag-aralan mong makinig sa boses ng katotohanan na nasa kalooban mo at dadalhin ito ang inyong mga sarili sa landas patungo ng ebolusyon. Ito ang mensahe namin sa aming mga kaibigan. Pinapanood namin ang pagtubo ninyo sa loob ng maraming taon habang pinapanood niyo ang mga liwanag namin sa kalangitan. Ngayon ay alam nyo nang nandito kami, at mas marami pa ang mga nilalang na nasa paligid ng inyong planetang Earth. Sa kabila ng inaamin lamang ng inyong mga siyentipiko, kami ay lubos na nag-aalala sa inyo at sa inyong landas patungong liwanag at gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang makatulong sa inyo. Huwag kayong matakot, pag-aralan nyo lamang na kilalanin ang inyong mga sarili at mabuhay ng nakikiisa sa mga gawain ng inyong planetang Earth.
Kami na bahagi ng Ashtar Galactic Command ay nagpapasalamat sa inyong atensyon. Aalis na kami ngayon sa inyong plane of existence. Naway biyayaan kayo ng supreme ng pag-ibig at katotohanan ng kalawakan. Sino at ano nga ba ang tinatawag na Ashtar Galactic Command? Ang Ashtar Galactic Command ay mula sa pangalang Ashtar o Ashtar Shiran na sinasabing miyembro o grupo ng mga extraterrestrial na sinasabing nakikipag-usap umano sa mga ilang tao lamang. Ang itsura ng mga ito ay humahawig sa nilalang na taga-planetang Venus na nagngangalang Orton. Si Orton ay isang extraterrestrial na nakipag-usap kay Adamski at nagbigay ng babala sa mga tao. May isang kauna-unahang tao na nagsabi ng nakatanggap ng mensahe mula kay Ashtar, at simula noon ay maraming mga tao ang nagsasabi na nakatanggap rin sila ng mga mensahe kay Ashtar o Ashtar Command. Ayon sa spokesman ng Southern Television, may isang tao ang nag-hack sa kanilang mga transmitter sa pamamagitan ng pagpapadala ng isa pang transmitter. Ngunit kailangan ng malalim na kaalaman ng isang tao tungkol sa technical na aspeto nito upang magawa ito ng sinasabing hacker, at ang sinasabi ng tao na may gawa nito ay hindi man lang nahuli o nakilala. Dahil rito ang mga taong pinag-aaralan ang patungkol sa mga UFO at alien ay naniniwala sa mensahe ni Brilliant, at marami ring mga tao na naniniwala na pinagtatakpan lamang ng matataas na tao at matataas na opisyal ng gobyerno ang tungkol sa bagay na ito. Ang sinasabi ni Brilliant sa kanyang mensahe na sa loob ng maraming taon ay nakikita sila ng mga tao bilang mga ilaw o liwanag sa kalangitan ay posibleng sila ay ang mga ilaw na nakikita ng mga tao noong unang panahon gaya ng mga nasa mga larawan at mga eskultura na tila mga UFO o mga spaceships. Maaari kaya na ang mga extraterrestrial o mga aliens na ito ay may koneksyon sa ating Diyos na lumikha na ipinakilala ni Jesus noong siya ay ipinadala rito sa ating planeta. Ano sa tingin mo, kaibigan? Kung nagustuhan mo ang aking video, ay huwag kalimutan mag-iwan ng like o komento. At huwag mo ding kakalimutan na pindutin ang subscribe button kasabay ang notification bell para updated ka sa mga ilalabas kong video.